humanap ng pagkakakitaan. At Enrique, yung mga day old na loans, ito man niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, diba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Pili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree ako dyan. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, pag-uusapan po natin ay sibuyas. Ayan. So sibuyas, well, alam ko ito yung patok na patok sa ating mga kapagkainan at sigurado ako na kulang ang inyong mga ulam at sausawan kung walang sibuyas. Kaya naman pinili po natin sa ating programa na maisama ito. Noong 1935 po dumating at nakilala ang sibuyas dito sa aming lugar na Davao City, sa Bungabon po to be specific, no? So, ang nadala po nito ay si Engineer Lorenzo Ilarte at ang kanyang asawa na si Maria Cruz. So, sabi nga, ang Bungabon po ay ang capital ng sibuyas at basket of onion sa Asia. Dito din sa amin, meron din po kami tinatawag na sibuyas festival. Ibig sabihin talagang malaki ang aming mga supply dito. Kaya, kinuha po natin guest ay Tubong Bungabon at makakausap po natin siya sa ating pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po tayo sa Agree Ako Dyan. Ngayong araw kasama ko po ay 20 years nang mahigit na nagsisipuyas. Siya po ay galing sa Bungabon, Rebay Sika. Kasama po natin si Tatay Reynaldo Ramos o Tatay Amang. Hello po! Hello po! Magandang hapon po! Magandang hapon din po! Tay, 20 years ka na nagsisibuyas! Okay. Grabe yung experience mo dyan ha! Sigurado ako na marami kang may share sa amin. Medyo may konti naman po. Maraming salamat po, Tay, sa inyong pagpapaunlak sa aming invitation. Pero sisimulan na po natin ang usapan. Tay, paano ba magtanim po ng sibuyas? May una-una po, magagayak po muna ng bunlaan. Tapos, igagayak na rin po yung mga buto. Yan lang po. Medyo naposisi lang po yung paggagayak. Medyo kailangan talaga iaayos mabuti. May kasalanan po kasi ang pagtatanim ng sibuyas. Tay, ano yung mga kailangan natin? Halimbawa sa lupa, anong klaseng lupa po ba yung kailangan natin para sa sibuyas? Yung medyo madali pong matuyo yung lupa, ganun. Yung hindi po lagkit. Hindi lagkit? Opo, yung medyo galas po yung lupa. Opo. Tay, kayo ay nasa Bungabon, Nueva Ecija po, no? At kilala po ang Bungabon, Nueva Ecija sa... Sabi nga nila, supplier talaga ng sibuyas para sa ating bansa. At hindi lang bansa, pati Asia, no? Ano po ba ang advantage ng lupa sa Bungabon, Nueva Ecija? Bakit patok na patok dito ang sibuyas? Dahil po siguro yung lupa namin ay magandang igaya, madaling i-cultivate. Parang sa tingin namin malabo yung lupa rito kumpara sa ibang mga bayan. Tapos pagka po, madali siyang matuyo. Tapos, Tay, tuwing kailan po kayo nagtatanim? Kwentuhan nyo nga po kami simula po dun sa pag-prepara ng lupa hanggang sa paglalagay ng fertilizer. Paano po yun? Igagaya po muna namin yung pamula na mga buwan ng September po, nagagaya po namin. Tapos po namin, depende po sa panahon, minsan October, nag-i-start na kami magtanim. Pag po medyo maulan, nagiging November po o December pa. Ganun po. Pinapagaya lang din po namin yung panahon. Opo. Yun po yung ano. Tapos pagka mag-ilipat tanim kami, talagang kailangan din po yung maganda ang pagkakagaya niya. Talagang napayan po mabuti lupa. Medyo masayalan po talaga yung ano ng sibuyas pagka medyo basang itinanim. Medyo hindi po namin napapaganda. Kailangan po talaga nakapayang mabuti lupa bago
income na. Sir, dun sa pagpaprepara niya ng lupa, may kasama na pong fertilizer yun? Pag binu-cultivate niyo, nilalagyan niyo na po. Nilalagyan po kami ng konting pataba. Oo, tapos mas nilalamangan po namin organic. Organic? Opo. Okay. Kasa na una. Opo. Sir, matanong... Opo. Sir, matanong po lang, kasi 20 years ka na nagsisibuyas, no? Bakit po sibuyas yung napili niyo na crop? Unang-una siguro, nakagest lang ko sa magulang ko. Tapos, kumikita kami dito. Yan po yung ano namin. Kaya hindi namin maiwanan yung pagkatanim ng sibuyas. Opo. Sir, speaking of kita, sabi nila malaki talaga yung kita sa sibuyas eh. Eh, kaso, ang sabi din nila, malaki din ang lugi. Opo. Pagka talagang hindi ka natapat dun sa magandang panahon, eh pagka nagbukit po, malaki. Pag naman po naka-jackpot, malaki rin. Pagka po nagpaganda yan eh. Yan po yung ano namin. Opo. Tay, anong binhi ang ginagamit natin? May iba't ibang variety po ba ang sibuyas? Saka, ano ba to, Tay? Tinatanim natin ng direkta na sa lupa o may parang may mga seedlings saka natin i-transplant? Meron po kaming direkta. Yung din namin yung binubunod. Meron din kami binubunla. Tapos ang punla po namin, yung sa ngayon, sa puti, yung taki. Tapos sa pula naman, yung red dragon. Red dragon. Opo. Tayo dun sa direct, saka dun sa punla, ano mas malakas sa kumani? Mas malakas po sa direct. Ah, talaga? Opo. Bakit konting po? Konting area lang po yun. Kasi mas makapal po yun, mas dikit-dikit siya kumpara dun sa transplant, yung lipatanin. Pero... kayo po ngayon, ano po yung ginawa nyo? Direct o transplant po? Transplant po kami ngayon. Kasi yung panahon po namin medyo babago-bago eh. Mahirap kong timing yan. Kaya panay-punla po kami. Ah, so binabase nyo po kung direct o transplant pag opo. Sa panahon? Kasi sabi nga po ng pag-asa, La Niña tayo ngayon. Medyo maulan. Kaya nag-decision po kami na panay-punla kami ngayon. Di ba sir, mas magastos pagka... punla, tapos ita-transplant natin kumpara sa direct na? Mas magastos po, pero sa kumpara sa akin po, mas durable naman. Kumpara dun sa ano. Opo. Sa direct po kasi medyo sa palaran yun hanggang di pa tumutubuli, nakakaba. So, yan, balikan ko po, no? So, direct, ay ngayon, transplant po kayo. Sir, galing doon sa transplant, ilang buwan po ang hihintayin natin bago maka-ani tayo dito sa onion po o sibuyas? Sa punla po kasi halos 40 days mahigit bago namin ilipat na nun. Tapos pagka na-transplant po namin yun, halos inaabot din po ng 90 days. So kung mas medyo maganda yung alaga namin, alapang 90 days ina-ani na namin. Eh sa 20 years tayo na inyong pagsisibuyas, ano ba talaga yung mga peste na tumatama po sa ating mga sibuya? Malaki na po pagkakaiba pa kumpara noong mga una-una kami noon eh. Ngayon po sige marami na talaga. Sige nga, ipagkumparahin niya po dati. Kasi noong araw, dati po wala kaming problema sa buhod. Tapos yung tinatawag nilang yung gumuguhit sa dahon, yung jetica. Ngayon, yun po yung malakas manira ng aming sibuyas pag hindi namin naagapan yun. Wala kaming aanihin. Pero okay naman po. May pang-control naman kami rin sa mga problema na yun. Opo. Hindi naman na... tamang meron din kaming naging problema konti. Pero nagagapa naman. Tayo sa mga varieties po na ano... sabi nyo kasi ano, red dragon yung sa inyo. Pero meron pang ibang varieties po, di ba, ng sibuyas? Marami po. Dati hindi naman yun ang ano namin. Pero sa iba naman, ay may maganda pa naman. May red Pinoy pa. Tapos may bagong lumabas po ngayon yung hybrid din siya. Pero mas maganda siyang Miracle. Red Miracle. Miracle. Opo. Eh sir, dito sa mga varieties na to, ano po yung pinakamabenta? Halos pare-parehas po silang mabenta naman. Okay naman. Opo. Maanis siya. Depende na lang sa personada ng partners. Oo. Eh sir, kayo, bakit Red Dragon po ang inyong pinili na variety?
gusto po namin hindi ganang masaya lang saka medyo lumalaki po siya. Ah, so kumpara doon sa mga nabanggit niyo pong variety, itong Red Dragon ay mas minimal po ang pag-aalaga. Sa pula, pinakamaganda na pong maglaman niya. Hmm. Yan na po yung... Opo. Sa market, okay din. Kahit storage, okay din siya. Tigas din siya. Opo. Sir, pwede natin isa-isahin yung pagkakaiba po ng mga variety na nabanggit mo natin. Eh, sa akin po, ang ano ko lang talaga, yun lang ang pamimilihan ko. Yung Red Dragon lang talaga ang ano po. Tapos yung isang, kaya lang medyo hindi ganun malalaki lang siya yung isang, yung Red Miracle. Red Miracle, opo. Yun lang eh, sir, yung tinatawag nila na sibuyas sa Tagalog, yung maliliit? Ah, yung one ball. Mayroon din kami noon. Eh, kaya lang mahinang kumanin. Ah, okay. Pero sa lasa? Sa lasa, mas masarap ang ano nun. Mas malasa siya. Tapos yung kailangan siya... Yung nilalagay sa pork steak. Ah, yun. Yung malasa kasi siya. Kasi siya eh. Hindi siya yung kamukha na ibang sibuyas na bagya lang yung ano niya, yung lasa niya. Eh siya talagang matindi lasa niya. Tapos kailangan maagang maanihin yung... Hindi pwedeng sabi dito sa... kailangan itong bago mag-Christmas ang ani ka na. Ah! Bakit? Yung mas mabilis ba yung sibuyas sa Tagalog na ano? Anihin? Hindi kasi... akma sa ano yun. Akma sa panahon. Doon siya mabenta. Medyo patok sa market yun pagka ganong panahon. Ah! So parang ganito, hindi nyo na siya inihintay na lumaki masyado kasi hinahabol nyo po yung panahon ng pagbebenta. Hindi naman. Ano namin doon, talagang ganun lang siya kalaki. Kaya lang yung time ng pagtatanim doon, kailangan mas maaga. Oh. Alam niyo po, natutuwa lang ako kasi tinanong ko po yan sa ano, sa nagsisibuya sa Pangasinan. Hindi po nila kilala yung... Ewan ko kung iba yung tawag nila doon. Ano yan? Sa Ilocos, yan ang patok. Opo. Kaya na nagtanong ako sa kanila, ano daw yun? Sabi ko, ay hindi nila alam. Eh sa akin kasi, yun yung kilala ko kasi taga Nueva Ecija ako. Ayun, pagka ano, yung may kasamang dahon yun eh. Opo, opo. Eh, tayo ano, tawag dito. Sa presyo ba, mas angat ang presyo ng sibuyas sa Tagalog kaysa dito sa Red Dragon at saka sa Red Miracle? Ah, hindi. Na-jump na ako. Ay, parang ko lang. Iwan na iwan siya. Hindi siya obrang makipagsabayan doon sa tinatanim namin. Konting ano lang talaga yun, buti lang sa wala yun eh. Eh hindi ganun kumikita ng malaki doon. Ano lang siya pang extra-extra lang na tanitin. Ah, okay. So mas mura po siya. Sir, sa 20 years na inyong pagsisibuyas, ano po yung mga challenges nyo? Saka, kailan yung pinakamataas, yung pinaka, sabi nyo, naka-jackpot ka? Yung sa amin naman, ang masasabi kong lugi ko nung mga panahon na inagdaan sa akin na ano, yun. Hindi halos, walang kita, pero balik po na naman. Tapos, yung time na kumita kami nung inabot namin yung 120 per kilo, yung 2011. 2011? Oo. Yun yung naka-jackpot kami. Tapos sir, ilan yung inani mo no, nung time na yun? Kakunti lang. Pero bawi. Bawi sa presyo. So sir, yun yan. Tanong ko na po sa inyo yung mga challenges. So sir, sa atin kasi dito sa Nueva Ecija, madalas po dinadaanan tayo ng bagyo, di ba? Oo. Meron. Lagi. Opo. So, malaking factor po ba sa, sabi ko nga, sa challenges itong mga bagyo na dumadaan sa atin? Yan talagang nakakasagabal na sa amin eh, sa pagtatanim. Yan nga yung napipigil namin yung kung paano namin dapat alagaan yung aming sibuyas. Minsan, kailangan na ng sibuyas eh, lagyan na ng fertilizer dahil wala pa, hindi namin malagay. Tapos kailangan na nang patubigan, hindi namin matubigan. Kaya ito naapektuhan kami ngayon ng kwan, kaya medyo humina ng konti ano namin. Mm-hmm. Yung ano to sa mga bagyo na yan. Opo, kasi nung nakaraang, ano diba sir, December yata, eh sulit-sulit po yung bagyo sa atin. Kaya na, pag may announce yung bagyo, hindi kami makagalaw dun sa aming pag-aalaga. Kaya nagtabalik kami ng kwan.
kaysa mamatay ka kay tanim namin, easy na namin na hindi baling matuyot muna yung tanim namin. Para pag nakatikim siyang tubig, hindi siya busog sa tubig. Pag nakatikim, okay lang. Kayang labanan. Ganun lagi yung ano namin. Opo, sir, speaking of tubig, gaano po ba kalakas o ang pangangailangan po ng sibuyas tubig? Sa amin dito sa taniman namin, pagka ano, weekly ang bigay ng tubig sa tanim namin. Minsan naman na medyo napapaaga ng isa dalawang araw dun sa pagkatalagang matindi. Weekly ang bigay nyo, tapos ano yun, patubig? O patubig. Sprinkler lang? Patubig siya. Pinapagusa namin yung may water guide siya. Doon siya pinapasukan. Nakababad? O padaan lang? Pinadaan lang. At kasi nakababad siya, medyo maselan yun. Pag nakababad, baka maaaring magluko yung ugat, magsisira. Opo. Alam ko may bentahan kayo ng ano ng mga agri products na ano kung itanong ano yung mga fertilizer na ginagamit natin. Hindi naman yung brand pero gumagamit po ba kayo ng 1414? Yan yung mga urea, gumagamit kami lahat. Lahat na yung ginagamit namin. Yung ano, ano po yung 1620. Yan saka yung Triple 14 saka urea. Saka 17017, ginagamit din namin. Oo. Depende na lang doon sa pangangailangan ng halaman kung anong time namin ibibigay yun. Opo. So may napapansin ako kasi yung iba, may tinatawag sila na ano, siyempre ang sibuyas kasi parang lapitin po ng mga fungi. Ayun, kailangan namin yun talaga. Hindi lang hindi kami nagpapawala. Yung mga fungicide. Fungicide, opo. Mga pesticide, opo. Eh, sir, may tinatawag silang kalawang. Ano ba yung kalawang? Ano yun? Yung sakit na yun eh. Kaya lumalabas yan, may sakit yung sibuyas. Opo. Kaya nagkasakit na yung ugat niya. Ilalabas na yun. Anong itsura nun, sir, yung kalawang? Parang nagpapaltak-paltak siya na ano, may nakapatsi siya sa dahon, ganun. Papangit na siya kung mula. Ano mga panlaban natin sa mga ganito? Mga sakit ng sibuyas po. Eh, maraming klase. Maraming klase yung fungicide ginagamit namin. Tapos, yung pagka kasi may tama na siya, hindi na kayang gamutin. Kailangan na talaga sa una pa lang, ibibigay na lahat yung mga kailangan ng halaman na yun para hindi na siya magkasakit. Sa amin, hindi naman namin naranasan yung nagkasakit yung sibuyas namin. Ay sabi mo magaling kayo mag-alaga. Hindi naman siguro, baka natapat lang. Ayan, speaking of pag-aalaga, ano po ba yung mga dapat tandaan sa pag-aalaga ng sibuyas? Kung papawala ng mga fungicide, tapos yung unang-una sa land prep, kailangan medyo pulito. Pag doon kasi namali, sablay na lahat. Hanggang sa anika, hindi ka masisiyan doon sa hanihin mo. Kailangan talaga doon sa una pa lang, maiayos na talaga yung tanim mo. Kahit magaling magsibuyas pagka mali yung gaya, ala ka rin yan. Hindi na niya kayang habulin. Yun yung sikreto naman namin. Opo. Ayan. Tay, magbe-break muna tayo. Pero tatanungin kita, ito medyo usapang perahan na to. Usapang perahan sa ating pagbabalik ko. Abangan niyo yan. Ito po ang agree ako dyan. Nagbabalik po ang agree ako dyan. Sabi ko nga, usapang pera na to, no? Tay, magkano po ba ang puhunan para sa pagsisibuyas? Sa 1 hectare namin, hindi bababa sa 200 plus yung magiging puhunan. Opo. 200? Per hectare yun. 1 hectare, opo. Tay, kasama na doon ang bayad natin sa mga binhi, fertilizer, fungicide, pesticide, and yung mga tao. Yung mga nagtatanggal ng mga damo. Opo. Sir,
Sa isang hektarya, ilang tao ang kailangan natin? Ang mag-aalaga ng kundyan, isang hektarya, isang tao kaya. Pero dapat dalawa para mapagbuti. Ngayon, pwera yung magkagalaw na nagtanggal ng damo, saka nagtatanim, pwera yun. Yung ito yung nagmi-maintain ng pag-aalaga, yung sinasabi kong isa o dalawang tao. Kasi pag lumabas na sa isang hektarya, yung isang tao, hindi na niya kakayanin. Makakayanin. So itong isang tao na to, ito yung isang katiwala. Hiwalay pa yung magtatanim, bali outsource po yung nagtatanim saka nagbubunot ng damo at nagka-harvest. Tama po? Oo. May oras ba yan? May oras din ba itong ano natin? Pag pagtatanim, may tamang oras ba yan? Pagka-harvest, may tamang oras ba? Hindi naman yun ang orasan. Yung ano lang sa panahon, ganun. Pag maganda panahon, kahit anong oras yun, kung kailan. Maraming mo kami pinipiling kung panahon. Basta na ano ba yung pula na kailangan nalipat. Kahit anong pa niyan, basta huwag lang yung umuulan. Sa oras naman, okay lang. Kahit mainit, kahit magang-magas na, okay lang. O hindi siya maselan sa oras. Pero kasi kami mga na-interview na dapat tawag dito, alas 12 ng tanghali, i-harvest mo, parang tuyo-tuyo siya. Tapos, pero hindi naman yung sibuyas. So ang sibuyas pala, walang pinipiling oras. Kahit ano mo ba yun, pwede. Ang tarot kasi talaga sa ulan mo. Yun lang, pagka naulanan, eh yun nga pala tay. Kasi sabi sa akin ng nakausap ko, maganda ang presyo ng sibuyas, pero once na pumatak na ang ulan, babagsak ang presyo ng sibuyas. Oo. Bakit? Tama. Natatakot na buyer pagka naulan yung sibuyas. Kasi hindi mo pwedeng istakin yun pagka naulan. Hindi siya tatagal sa storage. Speaking of storage po, gaano po ba katagal ang buhay ng sibuyas pagka-harvest? Sa pagkain puti, pinakamatagal na yung 4 months lang. Pagka sa 6, higit pa sa 6 pagka yung mga kulay. Ang storage po na to, saan po to nakalagay tayo? Bali, ano ba to? Yung may aircon? O electric fan lang? Ano yan? Yung nagyayelo yan. Talagang... nagyayelo? Oo, matindi yelo niyan sa paligid. Parang sa freezer, ganun. Talagang lamig. Tapos may mga blower siya sa loob. Hindi basta lamig lang. May nagsisirculate ng hangin sa loob. Para maiwasan naman yung tumubo yung sibuyas na inilagay sa storage. Kaya may blower din na malalakas din sa loob. Opo. Kayo po, sir, nag-storage kayo? Oo. O direkta benta na? Nagbenta na kami kasi nung bago ako magpa-harvest, umulan. Hindi na tagal yung aming inani. Kaya binenta, pang market na lang muna. Hindi siya pwedeng patagalin eh. Opo. Ulan kasi nung malakas nung bago kami magpa-ini. Opo. Anong buwan po ba ang harvest season sa sibuyas? February at saka March. Pero yung February, iba nag-start na ng January. Okay. So, ang taniman natin ay September, October. Ang anihan natin, January, February, March. Oo. Pero yung panlagay sa storage, February at saka March. Yan namang medyo late na nagtanim. Kaya hanggang April, meron pang inaano yun. O yung pwede pa rin panlagay sa storage. Opo. Sir, dito ba sa atin, may bayad po ba ang storage? Meron. Magkano po? Ano po ba ang detalye dyan, Tay, para sa kalaman ng ating mga manonood? Sa nilalagyan namin, dito sa nilalagyan po namin, 150 ang per bag, yung puti. Total naman yung pula. Ewan ko sa iba kung anong kanila. Parang may mas mababa para ako. 150 sa katutin? Oo. Mataas! Oo. Kaya naman din pagka ganun ang kaya niya. Lalo sa presyo ngayon, kaya niyang labanan yung presyo. Kasi sir, yung na-interview ko dati, 50 pesos lang.
Anong taon na yun? Pangasinan po. Dito ilang lang. Ilang, 15. Ilang buwan? Per bag po ah. Oo, oh, ilang buwan yung 15 na yun? Huh? Depende sa month. Kung ilang month na ilalagay niya sa cold storage yun. Yung 15 na. Basta daw, ang alam ko sir, basta lang po, ano, babayaran niya yung 50 per bag, any month na po siya doon. Hindi kaya monthly yun o ano, gano'n. Kasi yun sa amin, may time na ano kung gano'ng matagal namin po pwedeng i-tagal yung sabas. Baka yung kanila naman hindi naman gano'ng katagal. Oh, bali sir, sa inyo yung 150, gano'ng katagal yun? Na nakastore doon? 4 months. Oh. 35 pesos per month, parang gano'n? Sa 4 months? Opo. Tapos, meron na kayong direktang buyer doon? O kayo din po maghahanap ng buyer? Oo, meron din. Kung sino pwedeng kumuha, kahit sino buyer. Okay, yung storage na po yung maghahanap para sa inyo? Hindi. Kami pa rin. Ah! Oo, malaki po yung pagbigay. Opo, ayang... okay. Napagkukumpara ko kasi. yung isa namin is yung storage na po ang bahala ang mag-aano na ng buyer. Direkta sa buyer na po yun. Yun yung pagkakaiba. Siguro, depende po sa lugar din. So, yun yung... Oo, magkakaiba naman kasi ang ano eh. Yun po yung makasanayan sa lugar. Opo, discretion na po ng lugar. Kaya maganda to na pagkukumpara din natin yan. Oh. Ayan. Sir, ang inyo po bang ginagamit sa pagtatanim ay traditional o ito'y medyo makabago na? Kasi may nabalitaan po ako kay Secretary Piñol dati, meron siyang inintroduce na Viet Grow. Ito ay parang Vietnam na way na pagtatanim po ng sibuyas. Na-apply ba natin to sa atin? Hindi pa namin nasa sibuyas yan. Pero meron kaming itong May, merong i-demo rito na paparating na tanim natin sa sibuyas. Baka sakaling mag-click yung ano, yun yung magagamit namin itong sa sinat na tanim na. May paparating na kung kami itong ano yung supplier, itong May daw ang dating. Eh dito niya balak subukan sa akin. Ay maganda yan. Tapos sir, balikan kita. Pag-usapan natin yan. Baka sakali. Eh sabi nga niya, nung nasa abroad daw siya, yung 10 hectare daw ay dalawa lang silang tao nagtatanim yung ganyan. 10 hectare? Ano, meron ang kasunod yung puto na may kasunod na rin na fertilizer. Oh, maganda yan para sa atin kung makukuha po natin yung teknolohiya na yan. Oo. Eh, kaya interesado rin ako. Pag dumating, sabi ko, i-demo niya agad sa akin. Opo. Sir, may ano ko lang. May singit ko lang, ilang ektarya ba ang iyong sibuyasan? Parang malaki eh. Nakunti lang. 2 hektarya lang. 2 hektarya, pero bawi naman po, no? At kumikita. Okay naman. Bali, magkano po ba ang sibuyas sa panahon po ngayon? Ngayon nga lang pong, ano, sa pula 62 ata. Sa puti naman eh, parang mahigit pa. At ang 42 yung huling alam ko ng presyo. Parang sabi nila, mas tumaas para ulit. Opo. Sir, balikan ko yung ano natin na, yung computation natin. Sa isang hektarya mo, kailangan mong gumastos ng 200,000. Tama? Oo. Ihigit yun. Pinakamaliit yun. Pinakamaliit. Pagka naman po umani ka sa isang hektarya, ilan po? Sa ani ng, ano, yung pinakamaliit na ani, eh, hindi pa baba sa 500 bucks yun. Pagka naman sa ano, eh, hanggang 1.5 per hectare kaya niyo. Ito sa puti. Sir, ano yung 1.5? 1.5? Hindi. 1,500 bucks. 1,500? Sa ako yung red bag. Opo, red bag. So, pagka ganun, magkano ang ano nun sa pera? 1,500? Sabihin natin, ano ba standard? 40 pesos pataas? Hindi, pag nag-harvest. Pag nag-harvest lang, mga 20 plus lang. 20 pesos po.
Okay. Obo. So, sa 200 mo, pwede kang kumita ng 500,000. Oo. Oh, ibabawi-bawi. Opo. Sir, nag-i-import pa ba tayo? Sa dami ng sibuyas natin, nag-i-import pa po ba tayo? O nag-i-export na tayo? Wala tayong export. Wala yung import ang nangyayari. Pero, marami tayong imported. Hanggang lang sa gilid-gilid. Mga nakapasok din sa storage yun eh. Opo. Eh, dapat nga sana, hindi na. Misa nga eh, nakikipagsabayan pa sila sa local. Dapat hindi naman kawawa yung partners. Opo. Ayun nga, tanong ko, gaano kalaki po ang impact sa inyo na itong mga importer natin? Eh, sa ngayon po, hindi namin masyadong naramdaman yung market dahil medyo kapusang supply. Pero pagka po yung type na magsaangan eh, doon nila nararamdaman lahat ng farmers ay umaangat sa dami ng imported na nilalagay sa market. Isa nga po yung local, hindi na gumagalaw, puro imported din natin kailin. Opo. Eh sir, sa inyong pananaw po ba, sapat po ba ang ating mga local supply? Sapat po yun. Sa ngayon po, hindi ko po masasabing sapat dahil na marami po masira. Pero bihira naman po mangyari ganitong panahon. Eh, yung mga karating na panahon po, eh, kayang-kaya po eh. Mali lang po yung datos na sinasubmit nila sa DA. Dahil nung time na nakapag-meeting kami kay Manny Pinyol noon, nung sabi niya eh, ganun daw yung sinubmit lang ng mga importer. Eh, kulang na kulang po. Kasi Pangasinan lang po, tsaka Bungakon, halos din nagkakalayo ng taniman eh. Kung 3,000 hektarya yung Bungakon, nasa 3,000 hektarya rin, o higit pa yung Pangasinan. Pangasinan? Oo. Eh, yung ibang bayan pa. Lalo Mindoro, sikat na sa pag-harvest ng sibuyas. O, hindi po, marami pa kami karatig-karatig bayan na nagtatanim din ng sibuyas. Okay, kaya sabi ko nga, kayang-kayang takpan yung pangangailangan ng mga mamamayang bibig. Eh, kaya lang, hindi nila maiwasan talaga magparating na imported. Yun yung namin. Talagang malaking epekto sa amin pagka nakikipagsabayan yung imported sa market. Oh. So, parang kasi sa akin, pag nakikita ko, ang dami po talaga nating sibuyas. Kasi, sabi nyo, 3,000 hectares para sa sibuyas. Tapos, kailangan pa natin kumuha ng import. Parang, napaisip ako doon. Oh. Eh, napakarami ang supply. Halos eh, talaga nag-aabot naman yung ani. Kayang-kaya naman kasusan yung pangangailangan. Eh, yung iba naman kasi talagang tumarating yung kahit na walang import permit. Eh, mga smuggle, marami rin. Yes, okay. Iwasan. Sana po mawala na para mabigyan pa po kayo ng mas magandang kita. Ano kaya mawala yan? Eh, mahigpit po na magbabantay. Kung ano pagtatapat natin doon. Opo. Bali, sir, ganito. Ano po ba yung mga factors po na nakaka-apekto sa presyo ng sibuyas? Yun lang ang alam kong kwan eh. Yung importation? Imported lang ang alam kong nakaka-apekto. Kalaban, opo. Ibang masilip na dahilan eh. Yun lang talaga. Opo. Ngayon talagang kapos naman ang supply natin, kaya siguro ganyan. Tapos yung ano, medyo na-hold nila, hindi nila sinasabay sa market. Imported. May mga plano rin siya, kaya talagang i-kwan mo na para ika nga eh, yung kanilang imported, eh, makinabang din sila. Itinatabi mo na rin. Pinataas mo na. Eh, yan yung tinatawag natin na hoarding. Kaya nagpukang kulang yung ating supply kasi hino-hoard po yung ating mga supply. Eh, ang sibuyas, sobrang taas po ang demand eh. Parang bawat bahay may laman na sibuyas, hindi pwedeng wala. Meron pa rin. Kahit ngayon, medyo higana na kapos yung ani, pero marami pa rin nakatago lang sa students. Kahit anong oras naman, inilalampas naman ng mga farmers. Tuloy-tuloy lang naman, ano, sa araw-araw, naglalabas na sila. Ngayon lang, marami na inilalabas na sibuyas sa students. Okay. Sir, so yan po.
So, nakita natin na meron pong problema sa pagpapresyuhan nga po at itong mga importation ay malaki ang impact sa ating mga magtataka. Pero sir, tatay amang, sa iyong 20 years sa pagsisibuyas, ano po bang encouragement nyo para sa ating mga mamamayan na gusto din subukan itong pagsisibuyas? Masasabi ko lang, pagka nagtanim ng sibuyas, eh kailangan lang talaga medyo magpusising pagkagaya yung populiduhin. Kasi pag nanggaya ka lang at hindi mo naman napagbuti gaya, ala din malulugi lang. Maraming sumusubok pero natatalo lang sila, hindi kumabalik po na nila. Ngayon yung magkana, pagka ano, kailangan tutok talaga. Halos eh, ibibigay mo ito to attention sa sibuyas para mani ka ng marami. Opo. Sir, sa 20 years na yung ano, pagsisibuyas, ilang beses yung jackpot, ilang beses yung hindi masyado? Siguro mga limang beses na siguro yung hindi masyado. Sa 20 years, sa limang beses lang yung hindi masyado at halos lahat ay puro maganda ang inyong ani. Ayun, maganda po kayong mag-alaga. Okay. Opo. Ayan, maraming salamat po, Tatay Amang, sa inyong pagsama sa amin. Ito ay magandang eye-opener at saka maganda pong usapan dahil ang dami ko pong napulot sa inyo na aral sa pagsisibuyas. Maraming salamat po. 20 years, hindi naman kayo tatagal ng 20 years nang hindi kayo kumikita talaga, di ba? So, yan po, maganda po kayong inspirasyon para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Sa ating mga kababayan, maraming salamat din sa inyong pagsama. Hanggang sa muli, ito po ang Agree Ako Dyan.